Hindi mo ba alam kung bakit kayo tinawag dyan? In the first place, ha? Bakit kayo inimbitahan? Taasan mo pananaw mo, Brad? Kaya kayo imbitahan kasi kailangan nila kayo. Without you, vloggers, maniwala ka sa hindi, hindi mananalo ang mga Marcos. Kung wala ang mga vlogger niya. Ito nga hindi ko maintindihan eh. Kami pa ang mga nasa ibang presidente noon. Ibig sabihin, ibang kinampanya. Kami pa ang nakakakita ng kontribusyon nyo kaysa kayo. Kami naniniwala na kayo ang pinaka, okay? Kayo ang pinakamalaking factor kung bakit nanalo ang mga Marcos. Ang mga vlogger niya, ang mga mamamayan, ang mga netizen, kayo ang dahilan kung bakit nanalo Marcos. Bakit? Kontra lahat ng media. Lahat ng kalabang, kontra. Pero kayo, salag kayo ng salag. Lahat ng fake news, hindi naman pala lahat. Madami lang sa inyo. Hindi ako sure kung nagpakalat ka. Yung iba lang sa inyo, nagpakalat ng talanugol. Kayo ang dahilan kung bakit nanalo ang mga Marcos. Tapos ang tingin mo sa sarili mo? Pwede na ba puno kami? Nanak-imbitahan ko. Pawawa naman kami. Punta kami ng Malacanang. Kahit ano nila ipakain niyo sa amin, ayos na. Kung ano nila ipakain niyo, ayos na sa amin yun, ayos na. Naintindihan mo? Ito, Brad, hindi ito panlalait, ha? Kaya kung ang kinomentuhan nito, hindi para pagtawanan ka. Kaya ako ginawa itong video na to, hindi para pagtawanan si Mark. Kaya ako ginawa itong video na ito, para itaas mo naman. Itaas mo naman ang tingin nyo sa sarili nyo. Na ang vlogger ay malaking bagay dito sa ating bansa. Pinakita na natin yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Na ipanalo natin. Alam mo, ito ha. Pasensya ka na ha, pero ganito. Ito. Alam mo, nawindang sila Pangulong Duterte noon, si Yusek Badoy, at saka si sila Sek Martin noon time. There was a time na inimbitahan for Christmas at si Mocha PCO o proyekto niya na tara, punta tayo sa Malacanang. Sinabi niya kay Pangulong Duterte para sa isang Christmas party. At that time, si Roque yon na nagsabi na malaking dahilan kung ba't nanalo si Pangulong Duterte ay ang media. Kaya correct me if I'm wrong kung si Roque yon, pero napabalita pa yon. Sa katunayan, mamimigay pa nga siyang tinapay, di ba? Alam mo, nung si Mocha na magsasalita dun sa event na yon, sabi niya, eto diretso niya sinabi, ha, pasensya na po, pero mali po yung sinabi ng ating ilang opisyal na ang dahilan ng pagkapanalo ninyo, Mr. President, ay ang media. Hindi po. Eto pong nakikita ninyong mga vlogger, yan po ang nagpanalo sa inyo. Alam mo? Grabe yung ano, yung mga tao nandun, na-shock eh. Kasi yung mga ilang PCO na opisyal noon, hindi sila makapaniwala na in front of PRRD, in front of this official, binara ni Mocha at sinabi niyang ang dahilan, Mr. President, ng pagkapanalo ninyo ay mga vlogger. Yun ang tinatawag na pag-angat ng level ng mga vlogger. Tapos kayo ngayon, parang hindi okay na ito, Brad. Okay na ito, Insimada, Shishan, tsaka Shishopaw. Sana naman, sana lang. Ito ha, hindi kita minamaliit. Ang nagmamaliit sa inyo, yung kapwa ninyo. Taasan ninyo. Ha? Malaking bagay ang vlogger. Bakit pinaniniwalaan kayo ng tao? So dapat, sumusunod sa inyo yung mga opisyal. Hindi yung kasi kung okay lang ang treatment na Ensimada, Siopaw, tanungin kita. Kung okay pala yan, bakit hindi yun ang pinakain sa media? Simple lang, di ba? Okay pala yan eh. Masarap pala yan eh. You deserve that, di ba? O bakit hindi yun ang pinakain sa media? Ibig lamang sabihin nun, eto tingin sa inyo, Ensimada, Shushan, Siopaw, tapos ang tingin sa media, buffet, iPhone, computer, laptop, may NMAX pa. Sa inyo, t-shirt. Yun ang pinaglalaban dito. Brad, dapat nga natutuwa ka eh.
Dapat nga natutuwa ka sa mga taong nakikipaglaban para sa mga vlogger. Again, this is not about Marcos. Okay? Malamang hindi nga alam ni President Marcos yung ibibigay at pakakain doon. Eh. Sigurado naman ako, hindi niya naman alam yun. Dahil hindi naman na siguro i-check ni Marcos. Ano ba pagkain natin ngayon? Wala naman sigurong presidente yung gano'n ang gagawin. At i-check niyo muna yung pagkain kung ano. Di ba? Hindi. Malamang hindi ho alam ni President Marcos yan. Kaya lang, yung mga OPS, ang baba ng tingin sa inyo, mga vlogger. Tingnan nyo ha, ang baba na nga ng tingin sa inyo, pinagtatanggol nyo pa. Paano na lang kayo tatratuhin? Di ba? Bakit? Sabihin nila, tinan mo ito mga ito. Pinakain na nga si Mada. It's an honor to them pa. It's an honor to si Mada. Next time, pandesal na lang siguro. Baka mamaya, karangal-rangal pa yung pandesal. Maliit, malaking pero ito ha, may chika ako sa'yo. Alam mo ba yung mga sinasabing matanda daw na nagutom? Yung matanda daw na nagutom ha, na sinasabi nitong mamaw dispenser. Ayan, sorry guys, it's mamaw dispenser. Alam mo, dyan lang sila magaling eh. Oh, alam mo naman yung mga loyalista, yung mga sorry ah, pero yung mga tanso diyan lang magaling eh, yung mga banatang mabababaw lang at tulad niyan, matandang hitad, ang Mamaw Spencer, si Maui Spencer yan eh. Sabi niya nga ginutom daw ay 20 years nagtrabaho sa mga Marcos at pinabubulaan na yung sinasabi nito ni Mamaw Spencer. Asan? I mean, may nakausap si Maui. May nakausap kayo. Asan yung sa inyo? Tsaka nito ni matandang hitad na si Maharlika. Anyway, ako nanonood kayo ngayon, matandang hitad na Maharlika at Mamaw Dispenser. Abangan nyo po yung interview ng matanda. Ayun na, yun na. Sa channel mo, sa channel. Hindi ko sa channel ko. Secret muna. Kasi galing, ano? Sigurado tayo, merong ano yan, ha? In-operate yan ng OPS. O, ilabas nga natin to mga matatanda na ito. O, wala na. Kahit ano palabas si dyan, bulok na yung issue. Ang issue dyan, talagang ganyan lang ang tingin sa inyo ng OPS. Wala. Binaba kayo ng OPS, kayo naman, tanggap lang kayo ng tanggap. Hindi natin sasabihin ko kayo, alam ko, baka mamaya kukontry na naman nila. Kasi ito na yung ano, ito na yung chance natin na ipaalam sa mga Pilipino kung anong ginagawa ni Maharlika at nitong mga bata niya dito sa ating administrasyon. Nagpapanggap na sila na pro Marcos but they are not... Anong pro? Pro! Pro Marcos. They are anti-Marcos. Pangahawakan ko to, they are anti-Marcos. Ako naman tuloy, doon lang tayo sa... totoo at nakita ko naman at least, alam mo Models of Manila, maganda yung ginagawa mo, yung binabalance mo lahat, nasa gitna ka. Hindi ho siya nasa gitna ngayon, pasensya na, pero mahal natin yan, si kaibigan natin yan si Mark, pero wala na ho siya sa gitna, nandun na ho siya sa inyo. Pasensya na, pero sa tingin ko yun naman talaga eh. Sinabi naman niya yan eh sa kanyang live na mas inuuto niya lang kayo. Dito to naman, di ba? Ano sabi niya? Oh, katulad daw nung isang Isko vlogger na ngayon nandun na sa Pinklawan. At ito namang siya daw, eh dito naman sa inyo para makumbinsin niya kayo na bumoto kay Isko sa 2025 bilang senador. Mike, sinabi na ba ni Isko yan? O pala, desisyon ka lang. De, biro lang, Mark. joke lang. Hindi kasi, parang ano eh, parang as far as ano, wala pa naman akong alam. Wala pa rin naman siyang sinasabi eh. Unless may sinabi siya sa'yo, di ba? Na tatakbo siya sa 2025. Tapos nandiyan ka sa kampo nila para utuin niya mga yan na iboto si Isko. Kasi sa akin, alam mo yung ganong klaseng pananaw. Pasensya na, Mark. That is very deceitful. Akin, I will, if ever, okay, hindi ako nagpapala desisyon ha, if ever, tatakbo si Isko bilang senador sa 2025, I will help him kasi deserving siya sa tingin ko because of mga accomplishment niya sa Maynila, yung kanyang pananaw at vision at bilang isang batang leader. Yun ang aking iisangkalan. I don't need to go to the loyalista or sa Pinklawan to convince them. Hoy, tara na, pare-pareho na tayo ha. O, lahat na tayo. Tanso tuloy. Lahat na tayo, pula ha, loyalista. Ngayon, boto na kay Isko ha. So, are we deceiving them?
Sorry ah, pero yun ang kasing pananaw ko eh. Akin, iboto natin si Isko kung yan ang gusto ninyo. Dahil sa kanyang accomplishment. Dahil sa kanyang mga ginawa at planong gawin sa ating bayan. Not because kailangan ko maging anyong pula o kailangan ko maging anyong pink. Diba? Kasi kung ayaw naman talaga nila iboto yan, kahit pumunta ka dyan, wala ka makukumbinse eh. Kung sarado na isip nyo mga yan, sarado na isip nyo mga yan. Ikaw yung nagiging boses namin, both side ng ma... Ikaw, sabi nito, ikaw nagiging boses namin, sabay sasabi mo, nasa gitna. Labo mo, Brad. Bakit wala kayong boses? Pati ba naman yung si Mark, ginawa niyong boses? Eh, bakit pa kayo naging vlogger? Kabira buhay to. Sorry, pre. Pero, supposedly, kayo nga ang boses ng mga netizen. Tapos sasabihin mo ngayon, si Mark ang boses nyo. So, ganun kahina yung vlog ninyo? Abay, mag-retire na kayo. Sorry, pero totoo eh. Kung ganyan pala kahina ang vlog ninyo, abay, itigil nyo na yan. Kayo-kayo naglulukuhan. Ang partido. Sa akin lang to, mas maniniwala ako dun sa mga taong nandoon. Kesa sa wala doon. Kesa dun sa wala doon. Ay, nandun si Maui. Sorry. Sorry naman, Mark. Nandun si Maui. Okay. At pangalawa. Okay. Sasabihin nila, eto. Tingnan nyo, pakinggan nyo doon sasabihin nila, ha? At yung mga pumunta doon, karamihan, nandito ngayon kasama natin sa Baseco. At pare-pareho ang kinukwento nilang story. Ha? Ito lang, ha? Blurred mo lang. Punyeta naman. Hindi cool. Ay, hindi pinipilit ang pagmumura. Wala ka naman doon Maharlika, please lang. Excuse me, sandali. Hindi porket wala ho ba si Maharlika, hindi na ho siya pwede mag-comment. Eh meron nga siyang kaibigan na nandun, may mga nagsumbong nga na naandun na ayaw lang magsalita. Kasi nga po, yayariin ninyo. Yan ang problema kasi sa inyo. Instead na tumahimik kayo at hayaan nyo pakinggan ang mga hinaing ng ilang vlogger against OPS, eh binabanata ninyo yung mga nagre-reklamo. Ulitin ko ha, ganito senaryo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, si Sas, si TP, si Attorney Trixie, I think, at saka si Attorney Ahmed, si Lamarck, I'm not sure with Mark, lumalaban against PCOO. Ed Mocha is part of PCOO. Never nagsalita si Mocha at sinabi niyang, mga friends, huwag niyo naman banatan ng PCO. Huwag niyo naman banatan si Sek Martin. Boss ko yan eh. Wala siyang sinabing ganun. Ha? Ang sinabi niya, kalayaan niyo yan eh. Hindi niya binanatan. Sana ganito eh. Isipin niyo to ha. Kung katulad ng OPS ngayon, si Secretary Martin, utusan niya lang si Mocha eh. Mocha, pagtanggol mo ako dyan sa mga kaibigan mo, ay mga kaibigan mo, mga walang niya. Oh. Tirahin mo sila isa-isa. Nakita mo si Mokhang tumira sa kanila? Ha? Nakita mo? Hindi. Bakit? Kasi kalayaan nila yan. At dapat pakinggan. Dapat pakinggan ang hinaing ng mga influencer, vlogger, or netizen. Dapat pakinggan. Pinigilan ba? Wala. Oh, di ba? Eto nga eh. Eto ah. Ako nga mismo eh. Binabanata ko isang sekretary na medyo malapit kay Mocha. Hindi naman niya sinabing, bye, tumigil ka. Ay, tatatatat. Walang sinabing ganun. Hayaan lang. Kasi nga, parte ng demokrasya yan eh. Eh kayo, ang ginagawa ninyo, may mga reklamo sa OPS, ano ginagawa nyo? Tinitira nyo si Maharlika, si Maui, at si Pebbles. Ewan ko lang kung kaya nyo si Pebbles, siguro natatakot kayo kasi imbibig din nun, balakatak eh. Oh. Sa akin ha, sana pinakikinggan nyo yung kanilang reklamo instead na inaatake nyo sila. Wala ka dun. Pag makapal masyado ang muka. Ibig bang sabihin na wala, eh, hindi na pwede magkomento? So sa lahat ng sa nangyayari sa gobyerno, porket wala yung mga tao, hindi na sila pwede magreklamo? Halimbawa, may reklamo kami sa isang departamento. Since hindi kami parte ng departamento na to, hindi kami pwede magsalita at magreklamo. Eh ba, mga diktador pala kayo. Oh, eto, may mga tao na silang naandun ha, na dun sa event. Oh, pinarating kay Maharlika, yung problema, nagreklamo si Maharlika. Ang tanong, hindi na pwede magsalita si Maharlika at ipabanatan yung mga sumbong sa kanya? Ganun ho ba ibig nyo sabihin? Yun ang kakapalan ng muka?
kayo makapalamukha dahil mga diktador kayo. Okay? Wag makapal masyado. Ay, wag masyado makapal ang mukha mo din. Diktador kayo. Sorry, diktador talaga kayo eh. Sobra ka na. Kung akala mo walang papalag sa'yo, pues, galit na kami. Takot ako. Takot ako. Takot ako. At kaya ka namin lahat. Takot kami. Takot kami. Nakakatakot? Dapat sabihin mo nga kung matatakot na kami. Takot na kami. So ano ha? Thank you very much Gampala doon kay ano. Shoutout kay Rendon Labrador. Paipangaralan po yung mga idol mo yung si Rendon. Si Rendon. Ay si Rendon. No comment na lang ako. Yung pala mga idol ninyo. Ay kaya pala yun na yun. Hindi ko na mabanggit. Thank you very much. Thank you very much. Ngayon paparating na sa Senadora Amy. Hintayin ngayon. So update ko po kayo later. Thank you very much, Koy. Salamat. Salamat. More salamat. Power sa Team Tugon. O, tuloy nyo lang yung magandang trabaho nyo. Pag hindi, eto. Okay. So, sa final, na gusto ko lang sabihin dito sa Team Tugon. Alam mo, Brad, lawakan yung isip ninyo. Bilang mga vlogger, I'm not sure kung totoo yung mga bintang na binibintang sa inyo, ha? Ng kampo nila Maharlika. Pero, kung hindi naman kayo mga bayaran, okay? Kasi yan naman ang sinasabi ninyo, at ako, pinakikinggan ko yung sinasabi nila Maharlika, I'm not sure about that. So, we will assume you're not, okay? We will assume, na talagang walang bayad. So, ibig pong sabihin nun, kung ganun pala, eh sana ho, lawakan yung pag-iisip ninyo. Hindi porket binabanatan po ang mga opisyal, ang ilang mga tao sa Malacanang, ay ibig sabihin anti-Marcos na. Hindi ho ba pwedeng banatan sila ng para makinig naman po sila? At hindi ba pwedeng pagsabihan sila para naman magbago sila? Yun naman po ang nais nating lahat eh. Kahit to kami, nalabas kami sa inyo, hindi yung wala kaming kinaugnayan sa inyo. Paulit-ulit ko sinasabi sa aking vlog, never akong mananawagan na bumaba sa pwesto si Marcos. Never akong mananawagan na i-disobey natin si Marcos. No. I will always call for respect and submitting to the authority. That's what I believe. Pero, pag may nakikita akong mali, I will voice it out para hindi para babagsakin sila, kung hindi para magbago sila at para maayos nila. Alam nyo, eto sasabihin ko na lang sa'yo ha. Sa pagbanat ko, marami na po ang kumakausap sa akin na iba't ibang emisaryo na galing sa iba't ibang departamento at sinasabi nilang napanood nila yung banat ko ganyan-ganyan at may gustong iparating sa'yo bla bla bla. Alam mo, isa lang ang sinasabi ko sa kanila eh. Wala namang problema sa akin eh. Ayusin lang, pagsilbihan lang ang taong bayan, abay ako mismo ang papalakpat at pupurihin ko pa yung official na yun. Kasi ganun sa amin eh, mga banateros ha, ito eh, sa aming grupo ho. Kami ho, pag may maganda namang gagawin, papalakpakan namin kahit sino pa yan. Basta magbago sila sa mali nilang sasabi, mga ginagawa, pupurihin namin sila. Sabi ko nga sa iyo, ilang kongresista na ang nakalabang ko. Talagang labanang matindi ito, maabot hanggang kaduluduluhan. Pero nung may ginawang tama, abay pinuri ko, pinasalamatan ko. At talagang pinopost pa natin dito. Bakit? Kasi nga iyon ang gusto natin. Pagsilbihan ang mamamayan. Dahil ang tunay na boss dito sa ating bayan ay tayo. Yang mga opisyal ay mga public servant. Sabi nga ni Pangulong Duterte, mga trabahante yan. So kailangan silang sumunod sa kagustuhan ng taong bayan. Sa tama lang tayo, Brad. Huwag naman masyadong tingnan nyo yung sarili nyo na napakaliit. Ako, bakit ako sumasali dito? Kasi nga, nasasaktan ako na ang babaw ng tingin nyo sa sarili ninyo bilang mga vlogger. Paano natin itataas ang vlogging industry kung ang baba ng tingin nyo sa sarili ninyo,
Kung hindi kayo nag-aaral, kung hindi kayo nagre-research, paano natin maitataas ang antas natin? 'Di ba? Tapos ang tingin mo, okay na sa atin ito, hindi ganoon. Dapat 'to kung ito nga 'di ba? Ang halimbawa, ang mainstream media, meron no silang ano eh, 'di ba? Meron no silang tinatawag na port state. Meron pa silang tinatawag na sila talaga ang sandigan ng katotohanan. Ganoon ang tingin nila sa sarili nila. Eh hindi ko naman sinasabing kayabangan 'yun. Sa katunayan, tama ho 'yun. Dapat ganoon ang tingin natin sa sarili nating media o mga vlogger. Abay, dapat 'to mataas 'o. Ah, pag-aaral ako, pagsisikapan ko, magre-research ako. Tapos ipaglalaban ko ang boses ng mga taong nangangailangan ng kumakatok sa gobyerno. 'Di ba? Tapos kung nagbago, abay pasalamatan naman natin ang gobyerno. Ganun lang kasimple. We all want change. Yun ang atin. It's not the color, it's not dilawan, pinklawan, pulahan. Wala na nga ngayon yan eh. Bakit? Eh kayo mismo eh. Naglagay kayo ng mga dilawan sa gobyerno eh. Oh, anong gagawin natin? Oh. Tapos ngayon, sana ang mangyari na lang, magbago sila, hindi nagbabago. Oh, kaya nga natin sila ginigising, binabanatan, para ho magbago at mag-ayos ng kanilang mga pulisiya. Tapos biglang aatakihin ninyo yung mga nagre-reklamong mga kababayan natin. Hindi nga kayo nagpipresenta, di ba, ng maayos na argumento. Bakit natin kailangan pasalamatan? Oh, wala kayong ganun. Ano ginagawa ninyo? Pag may nagre-reklamong netizen, bino-voice out na mga vlogger, ina-atake nyo lang yung vlogger without presenting any facts. Atake lang kayo ng atake sa vlogger. No? Matanda. Oh, mau-mau. Ah, puro ganun. Kaya na lang ang baba ng tingin sa inyo dahil kayo mismo ang nagbababa sa sarili nyo. Yun lang po. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat po.